Yun na, hello po mga ka-DIY. Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang po sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po. At i-click niya rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. So, ayun mga ka-DIY, pasensya na po dahil minsan lang po tayo makapag-upload ng video tutorial dahil busy rin po tayo sa paghahanap buhay. Yung content ng ating video ngayon ay i-upgrade po natin yung Styrobox Egg Incubator na ginawa natin nung nakaraang video tutorial. Ito po yun mga ka-DIY. Yan, kulay itim na po yan dahil binlutan po natin yan ng duct tape na kulay itim. Tapos yung ating incubator ngayon mga ka-DIY ay i-upgrade po natin yung temperature controller nya. Yung dati pong temperature controller na ginapit natin dyan ay XH-W3001 temperature controller. Ngayon po, ang gagamitin po natin dito ay yung STC-1000. Yan. Ito po yung STC-1000 mga ka-DIY. Yan. Itong temperature controller natin mga ka-DIY, kinaganda rin dito ay meron siyang cooling system. Yan. Pag gusto nyo pong lagyan ng cooling system ng inyong egg incubator, meron po ito. Yan. Tapos, yung ating incubator ngayon ay lalagyan na rin po natin ng blower. Yan. Ito po ay 4x4. Yan, 4 inches by 4 inches na blower. Sa ating design ngayon mga ka-DIY ay patay-sindi lang po yung gagawin natin sa ating blower. Bali, isasabay lang natin siya sa ating heater. Pag sumindi po yung ating heater, sisindi rin po yung ating blower. Dahil yung ating incubator mga ka-DIY ay di gaano kalaki. Yan. Kasi kung i-continuous nyo yung blower nyo, continuous nyo yung ikot ng blower nyo, pwedeng mag-overheat yung init sa loob. So, ayun lang po at sisimula na po natin yung pag-i-install. Na ito po yung mga kailangan natin mga ka-DIY para sa ating Styrobox Egg Incubator. Yan. Para makakabit po natin yung ating blower mga ka-DIY, ito po yung mga kailangan natin. Yan, 4 na bolt, tapos mga washer, tapos nut. Tapos wire. Yan, ito po ay number 18. Yan, tapos plug. Yan. Sa ipapakita ko pong wiring ngayon mga ka-DIY, papakita ko sa inyo yung basic na basic po. Yan, bali ang mangyayari po dito sa ating egg incubator ay tatlong plug po. Ang gagawin po natin ito, lagyan natin ito ng sariling saksakan niya, yung temperature controller niya, tapos yung ating heater at blower, pag sasamahin natin, isang saksakan din, tapos yung ating egg turner, yan, yan po. Yan, bali tatlong saksak po tayo para magbukas po yung buong aparato ng ating Styrobox Egg Incubator. Yan.
Ayan na, parallel connection lang natin yung ating heater at blower, mga ka-DIY. Ayan. Pala ito, mga ka-DIY, susupply natin ito ng 220 volts. Ayan. Ayan, ito yung ating heater, mga ka-DIY. Ayan, ito. Ito yung ating blower. Ayan, parallel connection lang po natin. Tapos mga ka-DIY, susupply natin ito ng 220 volts. Ayan. Ayan. Dugdug ito nga natin ng wire. Tapos plug. Ayan. Mga DIY. Ating heater, mga ka-DIY, at blower, pinag-iisa na po natin. Yan, bali pag sinaksak natin to, magbubukas na ang ating heater at blower. Testing natin, mga ka-DIY. Yan. Yan, gumagana po ating blower. Yan. Yung ating blower, mga ka-DIY, at ang ating heater, pinag-isa lang po natin yung wiring. Pinaralel connection po natin. Pag sinaksak po natin to, itong isang plug to, magbubukas na po yung ating heater at blower. Ayan. Ayan. Ngayon, mga ka-DIY, para magpatay sindi yung ating heater at blower, puputulin natin yung isang linya nito at ikokonek natin sa 5 and 6 ng ating temperature controller. Yan, buo na po yung ating heater at blower, mga ka-DIY. Yan. Yung ating heater at blower, sinuplayan natin yan 220 volts. Tapos ito, mga ka-DIY, yung ating temperature controller, susuplayan natin ng 220 volts para bumukas yung ating temperature controller. So, mga ka-DIY, meron tayong wire at may plug na po yan. Ilalagay natin to sa 1 and 2 ng ating temperature controller para magbukas yung ating temperature controller. Yan, mga ka-DIY. Yun, gumana na po yung ating temperature controller. Yung heater at blower man natin, puputulin natin yung isang linya. Yan. Ito yung plug ng ating heater at blower. Yan. Yan. Ito yung supply natin sa ating heater at blower. Bali, ang gagawin natin, mga ka-DIY, puputulin natin yung isang linya at ikokonek natin sa 5 and 6 ng ating temperature controller. Yan, dito natin ikokonek, mga ka-DIY, 5 and 6. Yan, ganito lang po, mga ka-DIY. Parang naglagay lang din po tayo ng switch nito. Pero yung switch na inilagay natin, mga ka-DIY, ay automatic. Yan. Kinokontrol niya yung ating heater at blower. Pag nakuha niya yung temperature na isinit nyo, mag-off na yung ating
ilaw at blower. Yan, ganyan yung mga DIY. Heater at blower natin. Sinupply natin ng 220 volts. Yan, ito yung plug niya. Pinutol natin yung isang linya. Iko-connect naman natin ito sa ating temperature controller. Yan mga ka-DIY, bali dalawang saksak tayo para gumana yung ating heater, blower at thermostat. Ang nakasit po sa ating thermostat ay 37.5 off. Yan. Tapos difference niya ay 0.5. Bali mag-off siya, mag-on siya ng 37.0 Celsius, degree Celsius. Yan. Tapos yung ating blower mga ka-DIY, yung buga po niyan papunta rito sa styro. Yan. Tapos yung wiring naman po ng ating egg turner, ito yung mga ka-DIY, yan, ito po ay susupplyan na lang po natin ito ng 220 volts yan, para gumana yung ating egg turner yan. Bali yung ating egg incubator po ay tatlong saksak para gumana po lahat yung egg turner mga ka-DIY. Yung motor ng ating egg turner yan, bubutas na lang po ako dito sa ibabaw kasi lulus pa din to. Yan, yung ating tutorial mga ka-DIY ay beginner style. Yan, tapos ito yung wire ng ating motor mga ka-DIY. Susupply natin ito ng 220 volts. Ayan, may plug tayo at may wire rin po tayo. Bali, idudugtong na lang po natin ito. Yan. Ayan, nabuo na po yung ating egg incubator mga ka-DIY. Ito po yung saksakan ng ating motor mga ka-DIY. Yan. Yan. Tatlong saksak po tayo para gumana yung ating egg incubator. Yan na, tapos na po tayo sa wiring mga ka-DIY. Basic na basic lang po yung wiring yan. Yan, dito po natin ilagay yung ating sensor. Yan. Tapos ito yung wire ng ating motor, ng ating egg turner. Yan. Basic na basic lang mga ka-DIY. Yan. Yung nakasit po sa ating thermostat ay 37.5, mag-off na yung heater. Tapos sisindi naman siya ng 37.0 degree Celsius. So ayun, asara natin yung pinto mga ka-DIY. At titignan natin kung mag-off yung ating heater.
Yan. Yung ating blower mga ka-DIY, yan, gumagana po yan. Yan, sa ating tutorial ngayon mga ka-DIY ay pinakita ko lang po sa inyo yung wiring na napakadali, napakasimple. Para maintindihan nung mga gustong gumawa ng egg incubator na wala talagang alam sa basic na pag-electrical. Sa ating next tutorial ay papagandahin po natin ito at ipapakita ko po sa inyo kung paano natin yan i-wiring ng malinis. Lalagyan natin siya ng fuse at isang saksak lang po siya at magbubukas na yung ating egg incubator, lahat-lahat ng aparato ng ating egg incubator. Yan. Yan, tatlong saksakan po ito mga ka-DIY dahil ito ang isa sa ating heater at blower, isa sa thermostat, tapos yung isa sa ating motor. Yan. Tatlong saksak po tayo para magbukas lahat ng aparato ng ating automatic styro egg incubator. Yan. So, ayun lang po mga ka-DIY, kung may nakuha kayong idea ngayon sa aking video tutorial, pa-like and share na rin po. So, ayun lang po at maraming salamat po.